Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito, ay may balita na naman tayong tatalakay. Mga detachment sa West Philippine Sea ay patuloy pa rin i-upgrade upang lumakas ang posisyon ng Pilipinas doon. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Sinabi mismo ng National Task Force on the West Philippine Sea na patuloy pa rin nilang isinasaayos at pinapaganda ang mga detachment sa West Philippine Sea upang mapaganda ang posisyon ng Pilipinas doon. Sa Pag-asa Island, naglaan ang Department of Transportation o DOTR para magawa ang sheltered port and beaching ramp na nagkakahalaga ng 1.1 billion pesos. Habang ang Philippine Air Force naman ay masulit na pinag-aaralan ang pagsasaayos ng paliparan nito, para na rin mapadali ang pagtransport ng mga pagkain at mga bagay dito. At mapapabilis din nito ang pag-usbong ng turismo sa naturang lugar. Nakapaglagay na rin ang isang telecommunication company para mag-provide ng cellular service at data connection sa mga residente ng Pag-asa. Dagdag pa dyan, ay napaplanuhan din ng gobyerno na lagyan ng mas magandang internet service ang buong Pag-asa Island, at ito ay ang free wifi sa buong isla nito. Upang mapanatili pa rin ang maingat na paglalayag, ay naglagay na rin ang Philippine Coast Guard ng 5 lighthouse sa iba't ibang parte ng isla na hawak ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang mga nasabing isla ay ang Pag-asa Island, Patag Island, Panata Island, Parola Island, at Likas Island. Habang ang Philippine Navy naman ay naglagay na rin ng mga solar power upang makatulong sa mga detachment natin doon na magkaroon ng sapat na kuryente. Magandang baganda ang balitang ito mga ka-aerial, dahil nakikita nating porsigido ang gobyerno na pagandahin ang mga isla na hawak ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pagtutulungan pa lang ng mga ahensya ng gobyerno ay tiyak na gaganda ang mga isla natin doon. Hindi lang para sa isla, kundi para na rin mapatibay natin ang posisyon natin doon kontra sa mga illegal na sumasakop sa atin. Alam nating mainit ang West Philippine Sea dahil sa mga pinag-aawagawang isla dito, subalit buong-buo pa rin ang loob ng ahensya ng gobyerno na mapaganda ang isla natin doon. Kaya na rin siguro nakagawa na sila ng port at beaching ramp sa Pag-asa Island. Sa susunod ko pang video ay pag-uusapan pa natin ang mga tungkol sa AFP at defense ng Pilipinas. Bago tayo matapos, huwag niyo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin niyo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po!